isyong legal ay pag-uusapan, bibigyan daan, mga karapatang dapat ipaglaban, sasagutin ang katanungan ng mga taong naghahanap ng katarungan dito sa programa Laban para sa Karapatan, kasama si Attorney Lorna Capunan. Laban para sa Karapatan. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa Laban para sa Karapatan with my co-host, ka Jimmy Regalario. Magandang umaga po. Nandito na naman. Isang oras ng talakayan. Okay. Sana'y makatulong kami sa pagbibigay ng tamang impormasyon. Okay. At ngayon, ang topic natin ay hot na hot. Lalo na in the limelight ang justice system ng Pilipinas, no? Nung recent controversial case ni Remulla, yung anak ni Remulla, bakit daw? Parang napakabilis, no? Kasi as a practicing lawyer, experience ko rin ka, Jimmy, napakatagal ng mga kaso. But hindi lang yan ang pag-uusapan natin because today, despite her busy schedule, no? Nag-first communion pa yung anak nito. That means bata pa siya, no? Ka Jimmy? Oh, kundi mo sinabing anak niya, hindi mapag-aamalang dalaga yun na ano. Oo, mukhang dala na eh. What? Dala na. Tipong artista. Okay. But our guest today is the founding partner of the law firm of Belmonte, Season, and Associates. For the past 9 years, 9 years siya. She has been in the 9 years as a Chief Political Affairs Officer and Chief of Staff of former Quezon City 6th District Representative. Tawag sa mga ganyan, The Guide. The Guide. Da. And with Christopher Belmonte Kit until he ended his third and final term in June 2023. Kaibigan natin si Kit, hindi na pala tumakbo. Dalawang magpartner. Member of the Free Legal Assistance Group and a founding trustee of Street Law Philippines as well as think tank siya for the Center for Liberalism and Democracy. And part siya, tatanungin natin ito, no? And part of the Feminist Legal Network. Saka mahalaga yung... Intimidated ka na, narinig mo yung feminist ka, Jimmy. Yung flag, yung Free Legal Group. Yun ang isa sa pinaka prestigious. Okay, and to top her credentials, she earned her bachelor in secondary education and law degree from the best university in Diliman. Hindi natin tinalo na kayo natin eh. In Diliman naman, the University of the Philippines. Our guest today, as we tackle the justice system in the Philippines, is no other than Attorney Carrie Season. Good morning, Attorney Carrie. Umaga po. It's a pleasure to be with both of you again. Na-miss ko po kayo. Oo nga. Medyo matagal po. Medyo matagal-tagal. Although, I thank Carrie for inviting me to one of her shows on social media. Kaya ako, hindi ako kinukumbido yan. Kasi ikaw masokista ka ata. Or, no, ang pinag-usapan namin ay domestic violence, yes. No? In the Philippines. Okay. Before we assess, no, I'd like to greet everybody kasi alam mo, Attorney Carrie, hindi lang tayo national. Kasama natin mga kaibigan nating OFW abroad, no? So, syempre, nagtataka rin sila bakit, ano na bang nangyayari sa Pilipinas? Bakit ang dami pang problema sa mga kaso? All of our, some of our OFWs, no? May problema sa mga titulo nila. Sa NDWIC pala, isa sa pinakamalakas ang signal, no? Sa buong Pilipinas. Correct. And now we are on ICTV. Tayo po ay napapanood via test broadcast sa digital free TV na ICTV sa Sky Cable Channel 72, TV Plus Channel 27 at GMA Afford the Box Channel 32. Available rin po ang DWIC sa digital TV devices and TV receivers. Mangyari lamang na iscan ang iyong digital TVs at channel boxes upang mapanood ang ICTV. Galing, no? Oo nga, nakikita na nila ako in person. Kanya ka pala nagsusuklay na ngayon, Aka Jimmy. That explains the hair. That explains yung kinanong niya, nakikita ba yung buhok niya?
Anyway, Attorney Carrie Season, the latest controversial case is your case. Yes, ma'am. Okay. Baka hindi nalalaman ng mga televiewers, radio listeners, and Facebook friends. Attorney Carrie Season's law firm handled the case of the son of Department of Justice Remulla tungkol sa drugs. Okay, bago natin pag-usapan, kasi isang problema yan ng criminal justice system, yung nawawalang ng credibility. Parang hindi ba ganun ka, Jimmy, ang reaction, ang public reaction nung lumabas ang decision dropping the drug case against the son of DOJ Justice, Department of Justice Secretary Revilla is, parang iba yung standard ng justice para sa mga mayayaman o matitinik, no? At mabilis at mabagal. Mabilis, okay. Because it took less than saka hindi, dapat din tanongin, ba't ang tagal ng pag-aangat ng kaso ni Bantag? Okay. Si Bantag. Matakot ba si Remulla kay Bantag? Okay, yan ang mga. We'll start with that before we tackle, in general, the criminal justice system in the Philippines. Attorney Carrie, ano ba nangyari dyan? Ang lakas-lakas niyo naman. Hindi naman po, ma'am. Actually, we're just one of the firms that handled the case. So, hindi po kami lang yun. Kasi alam niyo naman, maliit lang yung law office namin, di ba? Ako, matinik yung law office niya. Before we start this, para we're all on the same tape page, ano ba talaga ang charge? And what again is his name? Si Joey, ma'am. Yeah, anong charge kay illegal possession. Joey is illegal possession. Importation. A prohibited drugs. Importation ng prohibited so, drugs. So, dalawa yon, yung importation tsaka yung illegal possession. No? Na final sa Las Piñas. Fiscal's Office of Las Piñas. Because doon nahulian. Yes po. Okay. So, sa mga nakikinig, no, if you don't know this, is where the crime happened, yun ang may jurisdiction. Whether fiscal's office or court, yun ang nagkakaroon ng tinatawag na authority to handle the case. So, nangyari ito sa Las Piñas. Sa Las Piñas. Ano naman? Kwentuhan mo naman kami. Okay. Tayo-tayo lang naman dito, ng tatlo, yes, no? I-chismis mo na yung kaso. Chismis mo na yung kaso na yan. Basically, ma'am, ano po kasi ito? Baka kasi iniisip ng karamihan that this is a buy-bust operation. Yung usual na, di ba, napahulihan pag sa usapin ng droga. Hindi po siya buy-bust. It is, ang tawag po nila doon ay controlled delivery operation. Meron po kasing parang task force with customs, ganyan, na pagka meron pong pumapasok na package na pinagsususpetsahan nila, di ba, na ano, minamarkahan yun. Tapos, tapos nagiging subject siya of investigation. So, it is possible na buksan nila yun, di ba, i-check yung contents. Tapos, gumagawa po sila ng yung tinatawag nilang controlled delivery operation. So, parang entrapment siya, in a way, di ba? Pero, balik. So, matagal na. Ibig sabihin, pag controlled delivery, anong ibig sabihin? Talagang binabantayan. Yes po. Sinong binabantayan? Yung nag-i-import or yung nagpapadala? At may track record ba yan? Kanya nila binabantayan? As far as I know po kasi, is that the package, minsan, pag nakikita, kasi di ba, it goes through yung mga, ano, di ba, mga x-rays, mga ganyan. Di ba nga dati may mga issues na binubuksan yung mga, ano. Usually, they open it, not just for, ano, not just for contraband, but also for possible, yung dapat na dinideclare mo. So, pag feeling nila, eh, meron kang mga 10 Hermes bag pala doon sa malaki mong balikbayan box, di ba? So, baka dapat i-declare mo siya as attack. Napaka-sensitive ng mga x-ray niyan. Alala ko kami dalawa sa Amsterdam ba yun? Isang susing ganyang kaliit, no? Isang oras kami hindi mapalagpas dahil nakasingit dun sa maliit. Hindi naman, yung susi ganyan, pero yung handle ganyan, kalaki. Ba't hindi nakita agad, di ba? No, ganyang kalaki, yung pala na nasama, no? So, anyway, that's another story. So, kasama dyan, ano? Kasama dyan yung, because if you're talking about corruption in the judiciary, kasama dyan ay yung mga customs, may BIR pa, may
together na silang lahat. No? Opo, may okay. Talaga yan, yung mga coordination din ng mga ahensya. So, ang nangyari po dito sa kwento natin to is that may nakita po, ang kwento po ni Pidea and ng customs, eh may nakita po silang box na suspicious. So, they had it checked and then pinaamoy sa aso, ganyan. What made it suspicious? Malaki or ano? Mukhang nung dumaan yata, ma'am, sa x-ray. Well, that's what they claim, ba? The story, yun, that's where the whole okay. case issue comes in. Pero basically, they're saying that it's a suspicious package and then they marked it and yun nga, nakumuha sila ng sample, no? What appears to be allegedly marijuana. So, customs to. Customs. And what was the place of origin? Parang U.S. Galing ng U.S. Oh, wow. Okay. Nagpit so, din sa U.S. Diba? Sana sinamahan ng corned beef spam, shampoo, kurtina, di ba? Yung latest iPhone, ganyan. Alam mo na naman yung stage play na pinanood natin. Ang bigat ng coffee niya pala, puro balikbayan. Oh, yung nakatawa, yan yung... Yung usual, yan yung mga anastorya ng ating mga kaibigang OFW. Oh, oo nga. Pag, mga concerns sila pagpapadala ng kanilang mga balikbayan box. Oo nga. Na yung pinapadala nila na alam ko meron na yan sa SNR, no? Pero nagpapabali pa, nagpapadala pa rin ng kape, ng cornflakes, ng yung effect yun eh, na, yung lambing yun, goodwill na hindi lang yan pagbuka, yung happiness mo pagbukas mo ng balikbayan box, happiness na yun. Dami-daming tsokolate, pero ngayon binuksan nila yung box at hindi naman grocery yan, marijuana. Okay. So they had to have it undergo testing. Tapos, yun nga, since they allegedly found that it was, you know, marijuana, nag-prepare ngayon sila for a controlled delivery operation. So, pumunta sila sa bahay, dun sa address nung nandoon sa So, yung controlled delivery comes after the random inspection. Yes po. Okay. And the testing. Apparently, tinetest nila sa lab nila. Okay. So, dinala ngayon nila dun sa, hinanap nila. Hiningi nila yung pangalan na nakasulat doon sa package. Dumabas siya. Tapos, siya lang ba? May mga kasama po. Pero anyway, pero siya lang yung kinita. Charged. So, pagkakuha niya, may pinapiramahan sa kanya, inabot daw sa kanya yung... Ito, testimony din ng mga ahente. Inabot sa kanya yung box. Pidea. Inabot sa kanya yung box. Paghawak niya ng box, binitawan niya. Kasi kinunan siya ng picture eh. So, binitawan niya. Kasi, well, ang kwento ng client is, ito naman nasa TSN, na he didn't feel comfortable. Parang siguro kinutuban na siya na something was amiss. Hindi, ang tingin kong main point that has to be considered, galing sa US, pinadala through a carrier, di ba? Tapos yung carrier should be the one to bring it to the, to the person involved na kung kanino yun. Ang nangyari yata dyan, Pidea yung nag-deliver eh. Opo. Walang kasamang delivery man o walang kasamang carrier representative. So, parang lumalabas. Nag-post sila. Oo, maski na sa entrapment operation, hindi pwede yun eh. Di ba? Pero ano po kaya ang lumabas, nahuli nila sa customs, pinasa sa kanila, kinuha nila, imbis na tawagin kung sino yung carrier na magdi-deliver doon sa ano, sa whoever is the, should be the recipient, sila nag-deliver, walang kasamang delivery boy representing yung carrier. Wala po. Oh, yun ang naging problema. Okay, yata. let's hear it. Kasi yun ang nababasa natin. Let's hear it first hand from the lawyer in charge. Actually, ano po? Ang ano po ha? Ang anong defense natin? Ang kasi po nung sinabi sa kanya kung siya yun, 'di ba? Incidentally, does he live on his own or does he live with his parents or? Parang may kasama siya dun sa bahay. So that's not the house of the secretary. Bahay niya ito. Okay. It's not. He's renting yata a place somewhere. So anong nangyari? So, parang tinanong siya na sabi niya, well, I'm not expecting. Wala akong ine-expect na package na dadating. Yung mga ganon. So, may mga ano yan. Baka pero, nagamit yung pangalan niya, mga ganon. Okay. Pero basically, inabot sa kanya. So, to
cut the long story short, yun na, di ba? The rest is history. So, ano yung naging, ano, ano yung naging lakad po nung, ano, bakit siya na-acquit? Di ba? Bakit siya nakawalan sa bakit napakabilis? Sa fiscal's office to or sa court? Hindi po. Ito po yung diretso sa court. Meron pa pong, may na-file na agad na information. So, kasi nga, court, di ba, hinuli siya via controlled delivery operation. So filed, so hindi na, kasi iniisip namin, bakit ang bilis-bilis? Kasi information. Sa fiscal's office, may information, may affidavit, may ganyan. Opo. Yung pala, diretso sa court. Opo, inquest. Filed by the arresting also. Authorities. Opo. Ah, okay. May inquest po yan, di ba ma'am? Nag-inquest. Opo. So, yun. So, nag-proceed ngayon yung kaso. So, during the, ano, nung kinukuha yung mga kwento, it turned out na, alam niyo naman ma'am kung gaano ka-importante ang tinatawag nating chain of custody, di ba? Correct. Lalo na sa mga bagay na hindi easily identifiable, okay. Di ba? Hindi yung, kumbaga... Attorney Carrie, explain natin yung tinatawag na chain of custody because that's where this whole case revolved around, no? Okay. Yung, yun, sabihin mo nga, saan galing, saan pumunta, saan yung... Is it the same evidence that is being presented? Yun. Okay. Yan po yun. Explain natin yung chain of custody. Ang ibig sabihin lang po kasi ng chain of custody is kailangan nasisiguro na yung ebidensyang nakalap ay hindi na-expose, nahawakan, or di ba, nagalaw ng kahit sino. Or na-substitute. Or kung meron mang ibang humawak ng ebidensya, dapat identified kung paano siya lumipat-lipat ng... At saka hindi ba Attorney Carrie required na pag may ganyan operation, merong witness na barangay official, yes, yung mga ganyan. Mga required of, hindi lang yung mga PDEA or arresting officers, dapat may disinterested na barangay official. Yes po. Meron po silang pinapunta na taga DOJ from the Office of the Prosecutor ng Las Piñas. Meron din po silang pinapuntang yung taga barangay and media. Yan po yung mga important, di ba, ng mga nando doon. Non may media din. So, opo, pero they arrived, sa stage na yon walang problema. They arrived po after the arrest. So, nung pinoprocess na po yung evidence. Pero ang kailangan po natin tandaan, yung ebidensya po ay hawak na ng authorities. A week prior. Actually, questionable pa nga kung a week prior. Kasi po... Isang linggo. May isang linggo baka po. Hinitit na nila yun. Baka po. Kasi yun yung sinabi mo, tinesting, no? Di iti-test nila. Mariwana nga ba to? Asukal ba to? Asukal ba to? Mariwana. Baka tsaa, di ba? Tsaa. Oh, yun. So, one week it stayed with them. Kasi po, parang ang doon sa kwento ng PDEA is that pumasok siya sa crime lab ng PDEA ng October 4. Para may idea tayo, what quantities are we talking about and what is the commercial value of parang this? Parang mga 1 kilo. Less than 1 kilo. Less than 1 kilo lang? Pero ma'am, malaki yun. Kasi, grams ang pinag-uusapan. Kasi ma'am, grams lang tayo. Grams nga lang, non-bailable na. Non-bailable na eh. Grams one na kilo. So talagang 1 kilo, parang isang kilo ng... That should be small. So it's kasi really a box. Malamang tuyo pa nga yan. Kasi if it's working. Oo nga. Galing US. Wow. Yun. So October 4, pa nila hawak sa PDEA. Pero parang before October 4, may mga kwento pa that, you know, it, kumbaga, even yung sa mga kwento ng kung paano siya napunta from one person to another, merong mga questionable na mga circumstances. Meron ngang isang witness, hindi niya ma-identify kung kailan nailagay yung particular marking doon sa box. Tapos kasi dapat talaga may marking yun, exactly, para walang substitution. At saka kung sino naglagay, kailan nilagay, di ba? Dapat identified talaga yun na specifically. Lalong-lalo na, we're talking about something that's so generic na pwede mo talagang iswap. Wala bang kasama yung PDEA na representative talaga ng carrier? Wala po. Ayun, ang napakalaking... ano naging pinadala nung nagpadala galing US sa PDEA para ulihin yung suspect. Actually, interesting pa nga po yung information na nakita din ng korte and na-raise din po natin in court, no, na yung date may doon sa box may date pa na 9/22. So September pa. September so it's also pa. Possible, di ba, that the box has been there since September. Yeah, pero yun, I think, but the thing is, we don't know. And that puts, di ba, a very
ano, na dampener talaga siya. Ang laking cloud niya doon sa, di ba, doon sa issue ng pero, kalinisan ng chain of custody. Pero pag shipment, ano, by boat, ano eh, talagang inaabot ng 3 months eh. Pero may marking po kasi yun dun sa ano. So parang it was marked and then there was scribbles. Ibig sabihin na, nandito na yan since September. Pero yung... Actually, we don't know. Kasi as per their testimony, they're talking about October 4. Pero yun nga, doon sa ano, di ba, doon sa kahon. Pero ganun. October 4 is just as bad, no? Kailan ba yung, operation nila? October 11. So medyo matagal din. Tapos yun nga, may mga, tapos nag-transfer siya eh, ng mga offices, yung ano. Yun so when was Joey Remulla charged? Just this year, no? Last year po. Last year. Last year, 2022. Because January. October nga, hindi ba? I think it was, taga, na-arrange siya parang sometime in November. Hindi, kasi dumating nga dito October, no, or September. Opo. Pero yung kinonfront niya, tapos chinard siya, it took couple of weeks pa. Opo. Ang mabilis, yung court proceedings, yun ang ikwento mo. Opo. Bakit? Ito po ang kwento dyan. Meron po talaga tayo kasing continuous trial. Ano, di ba, guidelines. Una, we have a Speedy Trial Act. So in the first place, talagang meron talagang requirement na mabilis ang trial. Nasa pero constitution natin yan. Nasa the right to a speedy trial may enabling law, is the right diba? Of an accused. Opo, may enabling but law. Some accused are more lucky than others kasi yes. Miski na sabihin mo speedy trial, yes. Eh meron akong alam, 15 years. Hindi lang yan, ano? Hindi na kitawag dun. Some accused are smarter than others. Some are smarter than others. Not only that, kuminsan, no, kakasama ko sa korte eh, kasi nagpa-practice pa ako. Kasi congested nga, no? Isang problema pa yan sa court, yes. No? Congested yung courtroom, katabi mo yung mga charged with drugs, no? Mm-hmm. At ikikwento pa nila na sa tagal nila sa detention, na-serve na nila yung penalty nila, eh laging absent ka, Jimmy. Correct po. Yung public assistance office, sa favorite mo, si Persita, no? Favorite natin, kasi nag-a-absent ang PAO, Public Assistance Office, or overloaded sila. Opo. Hindi natatapos yung kaso. Miski na-serve na yung sentence, dapat automatic release na yan, ano? So, but anyway. Dapat po sana. Okay, so. Sa paperwork din sa na. Sa paperwork na yan. But in the case of Mr. Joey Remulla, that was not the case. Opo. Admittedly, it wasn't the case. What happened then was, kasi nga po, under the Continuous Trial Act, sa totoo lang po, ang drug cases, dapat matapos siya within 75 days. Ang drug cases? Yes po. That's under the latest guidelines on continuous trial. So, ang nangyari po, nung pinapa-wave, kasi pwede naman siyang i-wave, di ba? Pwede mong i-wave para, di ba, hindi kayo masyadong, ano? I-wave yung deadline ng 75 opo. Days. Ni-refuse po ng counsels to waive the 75-day period. So, nag-continuous trial po talaga. So, like, parang this is face-to-face na ngayon, no? Yes, hindi po. Na virtual. So, hindi it was na like a three-day Microsoft. Week. Mga three-day a week na, ano, na hearings po yan. So, tuloy-tuloy. And then, actually, i-share ko lang po yung... 3 days a week. Mga 3 to 4 days a week po. Eh, yung mga ibang kaso dyan, meron nga akong isang three kaso months. Eh. yung hearing ko, October, ang next hearing ko is May of this year, no? So, 6 months. Ito, 3 times a week, no? Ang isa rin pong, ano dyan, ang isa rin pong consideration, di ba, in relation to waiving, di ba, the deadline, eh yung issue din po ng kung feeling ano po yan eh I think it's a very tricky and complicated issue na parang it is something na dapat pinag-uusapan ng abogado at saka ng kliyente din niya kasi hindi cut and dried lahat eh 'di ba we can hope na sana lahat ganito pero like in certain cases minsan feeling mo kaya ko tong ilabas ng ano 'di ba kaya ko tong ilabas ng on a motion for reconsideration ng inquest, di ba? Or papakwash ko yung information, di ba? But the thing is, when you file, pag nag-file ka ng ibang
ng ibang pleading. Kunyari, a motion to quash the information. It stops the period. It stops the period. So, hahaba yung period mo. Pag kanya, ang ginagawa ng style yan ng mga lawyers for the accused, no? Nagfa-file lang sari-saring motion. Investigation, motion to quash, para e-delay. In filing. Yung running ng period of time. In this case, who were the witnesses? Ano po? Nag-demoral to evidence ba kayo? Hindi po. Pinresent po si Joey. And who were the witnesses in his favor? Siya lang po. Siya lang. Anyway, nag-drive din po yung yung testimony ng mga witnesses from the side of the PIDEA and from yung side ni Joey. Even yung information na sinabi niya na wala akong in-expect na package, nanggaling din po sa PIDEA yan during the prosecution evidence, yung presentation ng prosecution evidence. Pati yung the fact na hindi niya kilala yung consignor, di ba? Yung ganyan. Yung information na yun, nandoon din. Kumbaga, basically, parang confirmatory na nga lang po yung testimony ni Joey. Kasi, yun din yung, ano. Parang bypass operation na nabust. The bypass operation that got busted because of either incompetence or negligence, no? Pero yun, Police ba to? PIDEA? PIDEA po. PIDEA. Ng PIDEA. But that's, that's very crucial po yan in relation to the issue of the criminal justice system. Mm-hmm. Kasi siya yung siya yung foundation mo Yes, diba, when you file cases against a person, ano ba yung ebidensya mo dun sa taong yun? At saka pag criminal case, dapat proof beyond reasonable doubt. Ang so ibig sabihin nun, 100% dapat, no? Walang kaduda-duda. Walang kaduda-duda. Because you're sending up... Napatunayan na pwede palang ganun kabilis. Bakit ang minsan na... Yung mga delaying tactics, kung pwedeng pigilan yan, di ba? Speaking from experience din po, as a lawyer, depende rin po kasi sa nature ng kaso, diba? If you feel na parang kulang pa yung ebidensya ko, diba kailangan? Kasi in the first place, lalo na kung criminal case po, the assumption is kompleto na yung ebidensya ng authorities, diba? Bago sila nag-file ng kaso or bago sila nag-bybust or bago sila yung controlled delivery operation. Pero kung diba, kung ikaw yung defense, diba? Nakahanap ka ng kinalo. Before we go on station ID and station break, next time. Ang question ko sa'yo is, nakatulong ba na anak siya ng Department of Justice Secretary? Last question yan. And after that, lipat tayo dun sa experiences niya sa Congress. Congress, ha? Gusto niyo talagang pag-usapin. Parang hindi criminal justice system yung chismis sa Congress. Okay. Station ID. Laban para sa karapatan. Kasama si Attorney Lorna Capuna. Laban para sa karapatan. Balik po tayo sa Laban para sa Karapatan, and our topic now is the criminal justice system. At dahil sa mga problema sa justice system, tanungin rin natin anong ginagawa ng ating Congreso. Legislators, because sometimes the law has to be amended to make it more strict or to impose more severe punishments or to create more courts. Okay, as a practicing lawyer, and you have been chief political advisor to no less than staff. Chief political advisor ng kanyang congressman, Kit Belmonte. What would you say are the pressing problems, no? Because to put it in context, ka Jimmy, no? Meron akong nabasang recent report, na in 2022, meron tayong tinatawag na World Justice Project, WJP. Na mini-measure yung rule of law index. And this involves about 140 countries. No? Kajimi, makinig ka dito kasi shocking ito. Itong... That's for lawyer. No. Itong World Justice Report nga.
that is an index of the justice system in 140 countries. Okay, bibigyan kita ng libreng hopya. Kung mag-guess mo, ano ang number ng Pilipinas in terms of rule of law out of 140 countries? 140? Hindi naman. Hindi naman ganun kagrabe. Out of 140 countries, ang Pilipinas in number 97. Can you imagine? Out of 140 countries. Alam niya, Terni Kari yan. Hindi nagpas ka lahat. Hindi. Anong lagpas ka lahat eh? Ang kulelat, we are, okay, we are number 97 out of 140 countries. But we are the worst in the Asia-Pacific region. We are among the worst in the Asia-Pacific region. Okay, kung 15 countries tayo sa Asia-Pacific, anong number ang Pilipinas? Oh, kopya rin yan. Hindi, mga, siguro naman mga 12. Hindi, oh, almost. We rank 13 out of 15 countries. Ang mas, ang konti na lang kulelat. At hindi tayo kulelat kasi number one, nandyan ang Myanmar na nagkuku sila. At nandyan ang Cambodia. So, mas magaling lang tayo ng konti sa Myanmar at Cambodia. But we have the worst justice system. And this is a 2022 report, no? So, at least we bested two more countries. No, 12 more countries. 12 more countries. Of course, no. Two more countries pala. Pero, kinurek mo ba ako nung mali? Kinurek ito. Pero Myanmar, I mean, obviously, Myanmar, there is address there, ano. In Cambodia, we know what happens in Cambodia, so zeroing now on the problem for justice system, what would you think are the major problems of our country? Apart from the obvious, no, na some are smarter than others, some are richer than others, some justices are more corrupt than others, some etc. etc. Nako, baka makontempt. Alam mo, nung sinabi ko to in one show, Katunying, pinadalang ko ng please explain ng Supreme Court because I had said in that radio program that the whole justice system is corrupt. Itong tarifa sa Makati, pag gusto mo ng file ng court, mag-file ng kaso sa fiscal's office, manalo, ma-file 50,000. Kung hindi, another 50,000. All the way to the Supreme Court. Akala ko naman, hindi nakikinig ang Supreme Court sa mga hindi minumon. Na please explain ako. So at that, my solution there, no? So I said, I challenged the Supreme Court then. And I said, kasi si Chief Justice Sereno pa noon. At nung panahon ni Chief Justice Sereno, meron siyang iniisip na whistleblower law for lawyers. Anong ibig sabihin nun? Kasi alam naman natin, practicing lawyers, sino mga dapat tanggalin, either through corruption, negligence, or outright ignorance, at sino talaga tumatanggal. Pero wala naman lawyer magsasalita because kawawa naman yung kliyente mo. Mapapag-initan ka sa... The whole judiciary is a fraternity. Di ba? Frat guy ka. Ka Jimmy, di ba? So nara right or wrong ka? Miskin na right yung wrong. Right or wrong, frat. Ganon. So it's like doctors. You cannot get doctors to testify against each other, no? Ganyan din sa justice system. So what? You are one of the founders of Street Justice Philippines. Street Law Philippines. Yes. Tsaka meron ka pang feminist, Legal Network. Feminist Legal Network. All of these seem to be alternative. Yes. Not in the mainstream, no? Mm. What led you to develop this alternative means of securing justice, no? Yung Street Law Philippines pa, that means demonstration na lang tayo sa kalye? Hindi po. Ah, hindi. Okay. Opo. Street Law PH po is a drug policy reform advocacy. I think you did mention na baka, di ba, what law should we pass? Baka dapat mas strict yung mga batas, ganyan. Ang isang realization is,
we have a very strict drug law. Diba? Yung ating 9165. Strict drug law, correct. Masyado, diba? Kagaya na sinabi niyo, Sir Jimmy, diba? Gramo lang ang pinag-uusapan, hindi kilo, diba? Yeah. Tapos non-bailable na. Diba? Okay, non-bailable na yun, diba? So, and to a certain extent, street law po is a very new startup NGO. And it, nag-umpisa siya dahil dun sa realization, a very strict, diba, drug law, became an enabler of the EJ case, di ba? In 20, dun na nag-umpisa nung ano, di ba, nung past administration. So, yan po. So, ang inaano, ang tinitignan ngayon, this is parang yung Street Law PH, ang mas concern niya is the eye on the, you know, the people affected, di ba? The stakeholders themselves. And find out exactly how they are and what they need, diba? And how maybe the justice system will be more of a help to them, diba? Rather than yung ano. Kasi mukhang hindi siya nakakatulong din eh. Dahil one of the reasons why yung ating mga kulungan ay ano, diba? Ay overcrowded. Oh. Ay dahil marami po dun mga drug cases din. Mm-hmm. Diba? Na yung mga maliliit na. That's in spite of the drug war. Exactly. Tapos meron pa po tayo ngayon, diba, yung plea bargaining na, diba, na inayos ng Supreme Court, yung guidelines for plea bargaining. Ang, sa mga pakikipag-usap po namin sa ibang mga naaaresto, diba? Plea bargaining, ang ibig sabihin nun, yeah. Aminin mo na lang yan para mas maliit yung sentensya mo. Or bayaran mo na lang. Kasi kung minsan... fine lang naman itong ano. Oh, bayaran mo na lang yung fine or kausapin mo na lang yung victim para hindi na ipipursue yung kaso. Yun ang pre-bargaining. No? Apo. But you mentioned yung reaction in the streets. No? Mm-hmm. And based on statistics that I've read, no? Ka Jimmy, yung unang-unang nga, yung sinabi natin yung access to justice. No? Yes po. Kasi kung wala kang pera, at hindi naman pwedeng free legal assistance lagi, no? Hindi naman pwedeng laging pumunta sa isang attorney carry or sa legal aid or sa PAO. Eh, hindi ka na magpa-file ng kaso. Mm-hmm. Di ba? So, hindi lang yan. Okay, that's one, yung access to justice. Tapos, ang problema, hindi lang pera, kulang talaga ang courts, no? Based on what I've read, and this is 2017 statistics, no? Unfortunately, dapat i-update niyo yung mga nababasa nating statistics, no? There is one court. Ito ang shocking na nabasa ko. One court for 50,000 people. Ha? Huh? Tapos, yung average ng isang lower court in na cases is 1 million case per year. Ibig sabihin, pag kwinenta mo daw yon, eh... 4,000 case, dapat kung swift yung speedy trial nga, dapat ang kalendaryo niya every day is 4,000 cases. He or she will hear 4,000 cases a day. Because ang konti ng courts natin. So tanungin natin kay Carrie, bakit? Kung na piece of legislation? Because yung General Appropriations Act, sa ilang trillion na yan, magkano ang dinagay sa Department of Justice, no? Nagkakautang tayo 13 trillion. Sa panahon lang ni Duterte, 6 trillion, di ba? Yung sa ano po, yung sa creation po ng courts. Medyo, ano kasi siya, medyo localized in a way. So it's the local legislator na nagpo-propose nung batas para dagdagan yung number of courts. Mm. Like in Quezon City, I think nakapasa kami ng 2 for municipal and regional trial courts. Nagpadagdag po. Pero syempre, while the law is there, 'di ba? Ibang usapan pa yung itatayo yung infrastructure. Tatayo pa yung funding, yung court, okay. Kasi yung funding tapos yung pag-appoint ng judges, personnel, lahat 'yan. Yes. So yung mga ganun but, po. Kanya nga. But hindi man nakikita, I'm sure from your perspective, Kajimi, hindi ba ano, kung maayos yung rule of law, kung maayos yung walang corruption in doing business, no, in the Philippines, or walang corruption in terms of public officials getting permits, establishing an industry,
hindi ba may connection yan, Kal Jimmy, between a justice system and yung economics ng bayan? Oo, of course. Naroon laki ng, ang laki ng wastages dyan, no? In terms of attending hearings, mm-hmm. yung mga personnel, ang dami. In effect, you can save a lot of money pag yung maayos yung ano justice system. At kung mai-implement, alam mo yung sa akin, wake up call yan. Yung kaso ni-remove yan na pwede pala in 3 months time, may decision na. O di wag magpa-delay. So, ang ibig sabihin, there must be a conscious effort on the part of the people to really lobby, no? Na if it is possible, then push for it. Na kailangan mabilis yung mga trial, mabilis yung mga decision, if kung yung defendant ay walang tinatago, di ba? Mm-hmm. Eh, ang problema, pag yung defendant, guilty na yan, naghahanap pa kung paano magpalusot eh. Kaya tumatagal ng... Meron nga mga public officials dyan, kilala naman natin, ano, out plunder na nga ang charge. Mm. Nakakatakbo pa. Nananalo pa sa... Hindi lang, plunder under the law is non-bailable. Oo nga. Okay, and sa mga, kunyari, mga certificate of balang candidacy... Balanganag mga sa akin, bakit nakatakbo at nanalo itong si Jinggoy at itong si Bong Revilla? Talagin natin yung attorney Curry. Bakit? Bakit? Nag-grantan sila ng bail. Maraming naguguluhan dyan eh. Pero tapos, maraming natutuwanan naman. Mas marami yung buhay. Well, strictly speaking, under the law, no? Sa batas natin. Kasi yeah, dito sa laban ganti. Para sa karapatan, eh, lagi nating ginagawang Biblia ang constitution natin. Really, under the constitution, right ng accused yun. You are presumed innocent until proven guilty. So, yun naman ang defense nila. But, hindi naman ganun. Some are richer than others, some are smarter than others. Mm. No? But, in any event, you will not win naman. You will not win if the people will not vote for you. Sa legislative function, pero yung... Could there be a piece of legislation na sinasabing paikliin yung ano, gayahin yung experience na yan ng Karimulya na kung pwedeng pabilisin, pabilisin, no? Gawing legislative action yan na magkaroon ng batas. Pangalawa, magkaroon din ng legislative or a piece of legislation hanggat may kaso ka, hindi ka pwedeng tumakbo. Ay. Okay, dun po sa una, meron na po talaga. May speedy trial act po talaga tayo. Matagal na po yun. So, kumbaga, enabling law siya nung, ano, di ba, nung provision under the Bill of Rights na yung right ng isang mamamayan, ang speedy trial. What about limiting yung, ano, limiting yung delaying tactics? Pwede ba yan? Well, yun nga po eh, pwede kasi may mga type ng cases, 'di ba, na may mga prohibited pleadings. Meron naman po. Pero minsan very tricky kasi when you talk about criminal cases eh, 'di ba? Kasi parang as much 'di ba, parang laging ang laban mo doon eh lahat ng pwede mong tulong na ibigay doon sa kliyente mo, kailangan mong ibigay. So parang yan po yun. Yun dun po sa pangalawang sinabi ninyo na habang may kaso, di ba, wag tumakbo, mukhang magkakaproblema tayo in terms of, in my opinion, in terms of constitutionality. Because we go back doon po sa issue ng proven otherwise. Presumption of innocence. Presumption of innocence. Apo. Pero, Kajimi, in all of this, hindi mo naman pwedeng sabihin, kasalanan ng kandidato yan. Hindi, kasalanan natin yan. Kasalanan ng taong bayan na binoboto pa rin sila knowing na may kaso. Hindi mo pinakain ng tao ng matagal, nagutom, naghahanap pirmi ng pera the whole day para makakain lang ng isang beses ang araw. Mag-iisip pa ba yan kung anong tama at mali, kung sinong iboboto o hindi? Eh nakikita niya sa pelikula, bida. Eh iboboto niya. Oh, at saka may access nila sa information. Sino may kasalanan yun? Yung nagpahirap dun sa ekonomiya. Ah, hindi lang yan. Yung mga diba? Yung in this day and age, no? Iba na ang election ngayon, ano? Kung sinong may pera at syempre kung incumbent ka or sitting incumbent ka or politician ka or you belong to a political dynasty, eh may pera ka.
yung pera na yan, bibilihan ng social media. At ang mga tao are believing what they see in social media. No? So, kawawa ang tao eh. Yung pinagsasamantalahan yung target, hindi nila alam. Sa madaling salita, kung masakit ang pananalita, hindi, pinagsasamantalahan yung kamangmangan. I think yun ang tama si Rizal doon eh. Mas natakot siya dyan sa kamangmangan ng mga kababae nga kaysa doon sa mga Espanyol eh. Kaya pinili na lang niya magpabaril sa luneta. Societal talaga yung problem. Ang baga, it's a, di ba? It's a whole intersection of all. Hindi pwedeng aminin na tayo ang problema eh. Mm-hmm. Sino ba gumagawa ng educational institution? Nagpupondo tayo dyan para paunda rin yung kaisipan, di ba? O sino ba nagmamaneho ng mga pamilya at home? Di ba tayo rin? Yung mga nag-aral, dapat ini-inject yung pinag-aralan dun sa mga hindi nakakaalam. Pangalawa, para magka-interest dun sa mga pinagsasabi ng mga nag-aral at mga nakakaalam at magkaroon ng panahon, huwag mo siyang gutumin at para bigyan mo siya ng oras mag-isip dahil yung oras niya nauubos dun sa kung ano yung kakainin ng mga anak ko mamayang alas 12, ano yung kakainin ng mga anak ko mamayang gabi at bukas. Minsan isang beses na lang isang araw hindi pa nila kayang hanapin. Inipit mo sila sa ganung pag-isip. Paano magiging moral yan? Paano tataas yung kanilang integrity? Paano tataas ang kanilang analytical process? Ginawa mo silang mangmang dahil sa gutom. Sino nagpapatakbo ng ekonomiya para magbigay ng magandang ekonomiya at kumakain at may kinikita ang lahat ng mamamayan? Gobyerno. Correct. Okay. Correct ka dyan, ka Jimmy. Wala na kaming lawyers dito because really everything is affected by the issue of poverty, no? Okay. Hindi lang poverty ng damba, poverty also, it's not so much the lack of funds, it is the wastage, no? Kasi it's the prioritization nung paggastos ng funds. Hindi lang prioritization, it is, well, prioritization in terms of where is the justice system there in terms of priority? Hindi, tingnan mo, napaka-simple. Magkano total appropriation act, no? Yung budget that we have approved sa Congress. It's 5.27 trillion ba? Trillion. Trillion. Oh. Magkano ang inutang natin na? It's 13, almost 14 trillion. My God, nakakautang ng by the trillions, ha? Nakakapag-approve ng 5 to 6 trillion, ha? Meron ba nag-isip na i-define yung economics? Ako pa, ulit-ulit ako rito, eh. Palagay ko may makikinig din na kahit konti. Eventually. That economics, or siguro, the definition of such is the study of the resources of man and its allocation to human needs. Nakatiwangwang yung ating mga natural resources. Ayaw gamitin para ma-industrialize. At yung industrialization na yan ng mga resources, kagaya ng mga mina, no, ng ating agricultural lands, at kung ano-ano pa, yung self-sufficiency, self-reliance, which is dictated and mandated upon by the Constitution, ay hindi alam ng mga mambabatas. No? I'm sorry to say that. Pero ang punto ko, andyan yung resources of man, pero it's not being allocated for human, benefits. Walang industries. Yung industries ang magbibigay ng trabaho. Okay. Kapag walang trabaho, may OFW ka, kaya hindi magandang may OFW ang mga Pilipino. Dapat may wala jobs. Wala kang trabaho sa bayan mo. Bakit? Kaninong tungkulin yung trabaho? Gobyerno na naman. At saka, hindi lang yung priorities, no? Because, in fact, yung 5-point agenda na laging sinasabi ng presidente, parang wala ang justice system doon, no? Although corruption is there, dapat may allocation yung creation of courts, staffing of the courts. May courts ka nga, wala naman pang... Bakit inuuna yung kalye? Hindi yung court. Alam mo, ina-analyze ko lahat ng departments na may malalaking budget, lahat. Ang laki ng expenditure din nila sa infrastructure, halimbawa DILG. Tingnan mo yung mga barangay, walang tigil yung mga barangay sa pagre-repair ng kanila mga barangay hall.
para may paggagastusan lang sa infrastructure. Tingnan mong ang education. Tayo ng school building, tayo ng clinic, tayo ng kung ano, puro infrastructure din. So, pag kinuwenta mo, ang laki ng kinakain ng infrastructure expenses sa bawat basic na department that should inject or deliver social services or magde-deliver ng pag-aangat ng kamulatan o ng ating educational process para hindi mangmang ang ating mga kababayan at may trabaho sa sariling bayan. Ang layo na ang layo na lang pinuntahan sa justice system, but you are correct. The justice yan, economic justice ang tawag yan. You are correct that the root cause of all our problems is poverty. But yes, poverty is not really because there are no funds. There is so much wastage. There is so much corruption. Ang rate, ang average nga, sabi nga ng isang komentaryo, someone commented, I think si Harry Roque, no, commented na the average number of years sa Sandigan Bayan for conviction, ah, the lowest number is 15 years. Wow. Sa 15 years na yan, yung kinasuhan ng government official, eh, nakagawa pa lang more money, di ba? Nag-senador pa. Nagamit pa. Oo nga, nakagawa pa lang more money, so, and then, hindi na nagiging deterrent. So, nakikita ng ibang public officials na, aba, eh, obvious naman na napakorrupt nito. Whether local, whether provincial level, whether national level, and they get away with it. So, gagawin nilang profession or occupation or job yung pagiging po lang isang politiko, di ba? Mm-hmm. So, yun ang nagiging source ng income nila. Ang sinasabi, you want to become a public official in perpetuity in through election, then you have to commit plunder. O, di ba? Or else, you will lose. Oh, am I right, Madam Attorney? You are right. Because it's the whole system. Okay, before we go into the economy and the problems of the economy, dito tayo sa justice system. First of all, congratulations on being amongst the lawyers who won the Remulla case. Ngayon, eh, alam naman natin na... Yes, ayun, dapat alam nilang... Alam naman natin na... ...lawyer na sa Kongreso. No, at again, sometimes media can be cruel, no? Yes. And until we know the facts, maybe we should suspend judgment on this. So, at na-explain naman ni Attorney Carrie that the whole process was followed. Hindi naman dahil mabilis or dahil mayaman, but because talagang sinunod yung 75-day rule. Yes. At wala namang ebidensya against that. Okay. Iko-correct ko lang siguro. Parang yung media naman was quite, ano naman? Objective. Objective naman po sa mga reports nila even after the case was released. Okay. Lalo na dito sa DWIC, napaka-objective natin. Siyempre, dito, hindi mo naman sila masisisi dun sa, di ba, iko-question nila. Parang, bakit ang bilis, di ba? Yeah, because that is you are in... Because that is the reaction in the streets. Yes, and right? And that is also it's more the public, di ba? There's really especially the tayo na nagpa-practice in courts. Now we're running out of time. 12:01. Your last words, Attorney Carrie, mm-hmm. Sisan. Yes, well, kumbaga, sana nga po ito yung ano, yung kaso ni Joey, sana ito yung standard, no? Pero yung isang realization nga po namin ni Kit nung dinidiscuss namin to, yung postmortem, Congressman Kit. Oo, was that we felt na parang, you know, parang we're still a long way off. Kasi hindi siya biro, 'di ba? Like when nung wini-wave nga yung ano, 'di ba? Yung makita mo yung, 'di ba? You have to think about the prosecutors, 'di ba? Kasi yung load nila, the court itself, yung load nila, and the court staff, di ba? Yung stenographer, kawawa yun, di ba? Kasi dapat may transcription. Okay. So, may ganun siya, di ba? May ganun pa siyang kailangan tignan. So, there's really a lot of work to be done. Okay. And, you know, we really have to empower the judiciary more. Okay. Kajimi, thank you, Attorney Carrie. At least, narinig ng mga tao na may abogadong kagaya ng Attorney Carrie. Kasi, ito,
Libre yan, hindi yan naniningin. Huwag mo naman sabihin yan. Baka meron siyang mga... Legal aid nga flag. Wala. Founded by no, hindi by naman lahat. Senator Jokmo. Po, ibig sabihin, is rendering okay. Free services. Pero ang punto, some, legislator ta si Ari. Sandali, baka mamaya eh, yung mga paying clients ni Kari, sasabihin eh, libre ka pala, ba't kami nang babayad? But anyway, we're running out of time and I'd just like to say, I guess... What we are saying here, Attorney Kari, is let the Rimulya case be the gold standard. Yes. Pwede palang mangyari na 75 days lang. As long as everybody follows the proper procedure. Thank you to our Facebook friends, Mer Manuel, mga RJ Shiel, mga suki natin, si Nene Aya, my cousin Lita Deogracias Taaka, and many others. Nawala na naman ako ng internet. Anyway, dito po tayo sa laban para sa karapatan. And my message is, tuloy po natin ang laban para sa karapatan. This is Attorney Lorna Patao Kapunan with Kajimi Regalario. Have a peaceful, justifiable weekend. Susunod na po, IC Balita Tanghali with Celia Ortega Bueno and Raul S. Peras. Sumainyo ang programang Laban para sa Karapatan hanggang sa Sabado, alas 11 hanggang alas 12 na tanghali, kasama si Attorney Lorna Kapunan. Laban para sa Karapatan sa DWIZ.